naman ang tinatawag na breeze hailer. Ang halimbawa nito ay Sebree at Anbres. Ganito ang tamang paggamit. Iangat at tanggalin ang takip. Hawak ang ilalim, iangat ang mouthpiece para mabuksan ang breeze hailer. Ihanda ang kapsula, pirasuhin ang pakete na kinalalagyan nito, iangat ang takip para mailabas ang kapsula. Ilagay ang kapsula sa butas. Pagkatapos ay isara ito hanggang may marinig na click. Habang hawak ng patayo ang breeze hailer, pindutin papaloob minsan ang dekolor na parte para mabutas ang kapsula sa loob. May maririnig kang click at bitiwan uli ito. Huminga ng papalabas ng malayo sa breeze hailer. Iangat ng kaunti ang ulo. Ilagay sa bibig ang mouthpiece. Huminga ng malalim at mabagal. Maririnig mong tumutunog ang laman na kapsula sa loob at may malalasahan kang matamis bilang tanda na pumapasok na ang gamot sa iyong baga. Tanggalin ang breeze hailer. Magpigil hingan ng 5 hanggang 10 segundo. Pagkatapos ay huminga ng papalabas. Para makasigurong nakuha lahat ang laman ng kapsula ng breeze hailer, ulitin ang paglagay ng breeze hailer sa bibig. Huminga ng mabagal at malalim hanggang mapuno ang baga. Tanggalin ang breeze hailer. Magpigil hinga ng 5 hanggang 10 segundo at huminga ng papalabas. Pag natapos na, iangat ang mouthpiece. Para mabuksan ang breeze hailer, itapon ang natitirang kapsula sa basura. Isara ang breeze hailer. Ibalik ang takip. Maghugas ng kamay at iwasang maipahid sa mata ang laman ng kapsula. Ganito ang tamang paggamit ng iyong breeze hailer. Ito ang mga dapat mong tandaan sa paggamit ng iyong breeze hailer. Huwag lulunukin ang mga kapsula. Tanggalin lamang ang kapsula sa lalagyan kapag handa nang gamitin ito. Huwag pipindutin ang dekolor na parte ng breeze hailer ng higit sa minsan sa bawat paggamit nito. Panatilihing laging tuyo ang iyong breeze hailer. Kung kailangang linisan, gumamit lang ng tuyong tela o ng tissue.